Lalain, ano na ang ginagawang hakbang ng mga otoridad dyan gaya ng BFAR? At naagapan na ba yung pagkalat ng langis sa mga fish cage dyan? Yes, aga sa ngayon nga ay wala pa tayong impormasyon kung ano na ang ginagawang hakbang ng lokal na pamahalaan ng Guimaras. Dahil hanggang sa ngayon ay wala pang hindi sumasagot sa tawag itong mayor ng Buenavista, maging ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, pati na rin ang Department of Agriculture. Hindi na mapakinabangan ni Val Orvin na Tonton ang kanyang mga bangus matapos itong mamatay dahil sa oil spill. Tinatayang mahigit 400 kilo o nagkakahalaga ng halos 70,000 piso na isda ang namatay sa fish cage sa Barangay Hitulio, Buenavista, Guimaras. Ayon kay Orvin, pinasok ng kontaminadong tubig ang kanyang cage noong Linggo kaya na-expose sa langis ang mga bangos. Posible rin kumapit sa feeds ang mga maitim na langis at nakain ng mga isda. Ayon naman kay Anthony Haliores, kung dati nakakakuha sila ng 5 hanggang 10 kilo ng isda kada araw sa fish trap, ngayon halos wala na silang mauhuli dahil sa oil spill. Kaya namomblema sila ngayon dahil apektado ang kanilang hanap buhay at supply ng isda. Nagsasagawa na ng cleanup sa dagat ang mga residente sa Barangay San Miguel, Buenavista, Guimaras upang unti-unting makuha ang mga langis sa tubig. Aga. Okay, maraming salamat, Lalaine Moreno, live mula sa Iloilo City.